walang sukat, mga kabagis. When you say walang sukat, anytime na manghingi, ibigyan nyo lang ng paunti-unti. Kung maubos na, bigyan na naman. So wag lang iano na ma-overfeed yung mga baboy din. Bagis, kung posible ba talaga yung 60 kilos na carcass, meaning wala nang laman loob, in a short period of time na 2 months na pakain. I-explain ko yan, makabagis, kung paano ko ginawa at ano yung necessary na kailangan nating i-apply, especially sa pakain natin, sa mga kailangan nating i-add doon sa pakain na yun, at ano yung mga na-add ko doon na pwede ninyong i-apply din sa inyong mga inalagaang mga fatteners. So make sure, mga kabagis, na huwag ninyong kalimutang i-subscribe yung ating channel. Kung first time nyo pa lang, please do subscribe. Napalaking tulong yan sa atin. Comment this video kung may tanong kayo, and then like this video kung nagustuhan nyo, mga kabagis. And just keep on watching. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe, mga kabagis. Napalaking tulong yan sa atin, no? Sa ating channel na mag-improve tayo. And especially, mga kabagis, na ma-inspire tayong magawa ng mga videos like this. Anyway, yung tanong, yes po, totoo po yun na makuha natin yung nakuha na natin for how many times na, no? Yung mga unang mga pagkakataon, nakuha natin yung 60 kilos na carcass. Hindi na natin na video noon kasi wala pa tayong YouTube channel that time. But this time, nakuha na naman natin using Filmico. At napakaganda. Tingnan ninyo, mga kabagis. Ito naman is magwa 1 month to sa katapusan ng buwan. So, tingnan ninyo yung puti. Napakalaki na. Hindi ko. So, nagawa natin makuha yun, mga kabagis, in 2 months time na carcass. At i-explain ko sa inyo kung paano tayo kinuha, paano natin na-achieve yun. Unang-una, i-highlight ko yung paggamit ko ng feeds na Filmico. So, Filmico feeds tayo. Kaya, na-reach natin yung 60 kilos in 2 months time. And ano ba yung pakain natin dun, mga kabagay? Ano bang ginagawa natin? Ano bang mga procedure kung paano natin yun na-achieve? So, of course, kailangan natin ng booster feeds, no? Kung isang baboy, so isang kilo lang yung pinapakain ko, ihalo ko na yun sa starter feeds nila. And that time, mga kabagis, yung mga panahon na yan na mag pre-starter sila with booster feeds na may halo, no? Yung pre-starter, walang sukat, mga kabagis. When I say walang sukat, anytime na manghingi, ibigyan nyo lang ng paunti-unti. Kung maubos na, bigyan na naman. So wag lang iano na ma-overfeed yung mga baboy din. I-tansyanin lang din na hindi sila overfeed, pero palagi silang nakakain once manghingi sila ng pagkain. Ganun lang. So hindi niyo na kailangan pang mag-ano ng sukat. Kasi kung bigyan mo ng sukat, hindi mo pa kasi kabisado yung baboy mo kung gaano sila kalakas kumain. Kasi nga, first few days pa lang sila dumating sa inyo mula pagkabili mo. So, mag-observe ka pa kung gaano ba talaga sila kalakas kumain. So, kaya walang sukat yung ginagawa ko, yung pre-starter na may halong booster feeds. At ito na rin yung ginagawa ko dito, mga kabagis, na mga 1 month na natin na alaga. So, ang ginagawa ko dyan, yun, walang sukat. And then in 15 days, pinakain ko sila within that period of time ng pre-starter na may halong booster feeds. And also, after 15 days, injekan ko sila ng vitamins at bigyan ko sila ng purga. Ang pagbigay naman ng vitamins, mga kabagis, pwede yung Norovet. Injectable yung binagamit ko kasi mas effective yung injectable. At mas kaya pa nating i-execute kasi mas maliit pa sila. Kayang-kaya natin buhatin anytime gusto natin silang buhatin. Unlike dito na malaki na, mahirap na yung injekan at mas stress na yan sila, mga kabagis, kung takot sila sa injection, no? So, ito na ginagamit ko sa kanila is Bitmin Pro na powderized at least once a week. Ganun yung ginagamit natin. Tingnan yung katawan, mga kabagis, oh.
So hindi na tayo lugi dyan, 1 month pa lang, no? Nasa 1 month pa lang yan, pero parang nag 2 months na. So mas malaki yung isa nakahiga na puti. Ito yung lalaki na puti natin. So imagine niyo in 1 month and ano to, 1 week. Okay, so balik tayo dun sa nabenta natin na 60 kilos no, na carcass in 2 months time. So again, binigyan ko na sila ng pre-starter in 15 days with booster feeds, and then indikan ng vitamins. I-powderize natin yung purga kasi mas okay ako dun sa powderize na latigo 1000. Isang sachet, isang baboy. Yung gamitin lang natin is yung 2%, kasi may 5% dyan at saka may 10% din na latigo. Yung 10% kasi is design yan sa mga malalaking baboy like mga gelt or ginagawang inahin natin. But sa mga ganun kalaki or mga piglets, make sure na 2% yung gamitin natin na pampurga na latigo 1000 na 1:1. So isang baboy, isang sasyeng ganun karami or ano, yung 2 ml or yung 2%. Alright, so after that mga kabagis, doon na tayo magsimulang magpakain ng starter feeds. So yung starter feeds nila, we have to make sure na mabigyan natin sila ng at least 30 days. So imagine ninyo, nakakain ng 15 days na pre-starter with booster, 30 days ng starter. So meaning to say, 15 days na lang kainin nila para sa grower upang ma-achieve mo yung 60 kilos na 2 months lang yung gulang. So ito yung nangyari sa atin, yung last natin na na-upload or na nakatay na 2 months lang. I-flash ko sa screen yung ano nila. Talagang itong dalawa na to is almost the same lang yung setup mga kapagis, pero parang mas bibigat pa to eh, yung dalawa na to compared doon sa nauna. So yun, 15 days lang ng grower, and then nakatay namin kasi nga mayroong unplanned na bumili sa atin ng baboy. So kasi kinakailangan din nila, wala na silang makukunan. So ang sabi ko talaga noon was 3 months ko talaga to ibenta, but gawa ng kailangan din natin tugunan yung pangailangan, no? Kasi kung kaya din naman yung sitwasyon, so I hope na ganun din gawin sa atin, no, ng ibang tao. But then again, nabinta ko siya ng 2 buwan. Exactly talaga. Yung isa is 60 kilos na carcass. Yung isa naman is 58. Kasi ang nangyari doon na nabili natin din yung baboy na yon mga kabagis, na 11 kilos yung isa, which is yun yung naging 60 siya pagkabenta natin in 2 months time. At saka 9 kilos yung isa, which is yun yung 58 kilos din. So talagang tama lang din na 2 kilos yung pagitan nila, no? So yun yung nangyari in 2 months time. So basically kung nagpakain pa ako ng additional 15 days na grower noon, mas bibigat pa talaga yon at mas lalaki pa. How much more kung 40 to 60 days yung pakain mo ng grower mo na feeds. So talagang lalaki at bibigat yung baboy natin. So I hope clear yung explanation ko, and also yung huwag ninyong kalimutan na i-highlight ko rin, i-mention ko rin yung pakain ko ng talbos ng kamote before and after nilang kumain. Same din yung doon nung lumaking ganun kabigat yung dalawang baboy natin in 2 months time. Same din dito mga kabagis. Sabi nila malaking tulong din yung kamote kasi mayroon yung for growth enhancement din yung content ng kamote. Ewan ko kung gano'n yan katotoo, but may nag-mention, nag-comment sa atin na baka ganun kaganda yung mga baboy mo kabagis, ganun kalaki niya in a short period of time dahil dyan sa kamote na yan o talbos ng kamote na yan na nagpatulong din sa paglaki ng baboy. Sabi kong baka nga, kasi nga ito yung pinapakain ko talaga since then. Si mama kasi yung nagturo sa akin yan ng talbos ng kamote na parang snacks na nila. Mayroon daw yung growth enhancement yung talbos ng kamote. Iwan ko kung gaano katotoo, but yun yung sabi. At ito din yung pinapakain natin dito mga kabagis. Tingnan nyo. So before and after nilang mag kain ng feeds, mayroon silang talbos na kamote na kinakain. And I'm so happy na in a short period of time, tingnan niyo, oh. 1 month pa lang yan. Hindi na siya kalaki.
So yan, sinadya kong madulas, no, para hindi magtakbuhan. Takot silang magtakbuhan dyan kasi madulas. Hindi naman niya napilayan since then yung mga batch na nandyan. So yun, mga kabagis, no, yun yung ating explanation na posible ang 60 kilos in 2 months time, and I hope nakuha nyo yan, at I hope na maranasan nyo rin soon. I-apply nyo na yung sinasabi ko, at huwag kalimutan yung sekreto ni kabagis, yung talbos ng kamote. Alright, thank you so much.